Ang mga mapangahas na istorya dito sa DQ. Good na good night, Daddy Dong at Mama Ai. Good night din po sa inyong mga tagapakinig gabi-gabi. Minsan po akong nakarinig ng isa sa mga kwento nyo noong bumabiyahe kami ng mga kaibigan ko at ng boyfriend ko papuntang Batangas. At dito rin po tatakbo ang kwento ko. Ako nga po pala si Heart. 24 years old, mula po sa Mandaluyong. Meron po akong boyfriend for 4 years. Siya po si Jake. Aaminin ko po, kahit 4 years na kami ay wala pa pong nangyayari sa aming dalawa. Hanggang kiss lang po ang nagagawa namin. Nako, ang hina naman. Corny man pong isipin ng iba, pero sadyang ganun lang po talaga. Siguro, walang chance para gawin namin. Dahil na bantay sarado sa akin yung parents ko. At personal choice na rin po siguro namin dalawa. Dahil may mga kanya-kanyang pangarap at goals pa kami sa buhay. Matagal po akong niligawan ni Jake. Halos 8 buwan din po. Kaya talagang nakilala ko siya ng lubos. Botong-boto rin po yung magulang ko sa kanya dahil nakita nila kung gaano katotoo at kapursigido sa akin si Jake. Kasi po, araw-araw kong ihatid at sunduin niya ako at laging dinadalhan ng makakain at laging may pa-flowers pa. Sauna lang yan. At dahil nga rin dun sa mga ginagawa niya, maaga siyang nakilala nila Mama at Papa. Kaya naman po, tiwalang-tiwala po sila sa kanya. Pero talagang laging bilin nila sa amin na iwasan muna ang gawin ang pizza. At unahin daw muna namin ang mag-ipon para sa future naming dalawa. Nirespeto naman yun ni Jake. At nirespeto ko rin naman ito, kaya nga sa tagal namin ay wala pa po talagang nangyayari sa amin noon. Ngayon? Pero last week lang ay nabali ang pangako. Ano ba yung butikin?
dahil summer na, Daddy Dong at Mama Ay, mm. nagplano kami mag-outing ni Jake. Sa totoo lang, yung mga unang outing at out of town namin ay kasama yung mga magulang namin para bantayan kami dalawa. Dahil hindi po talaga kami pwedeng bumiyahe lang kami lang. Pero, nakaisip ako ng paraan para makapag-beach ng walang mga matang nakatutok sa aming dalawa. Ayaw nang may CCTV. Sinama po namin yung tatlo namin kaibigan. Mm-hmm. Yung isang Becky at isang mag-jowa. Gabi na po kami nung umalis sa Manila. Kaya naabutan namin yung kwento nyo sa video. Naaalala ko nga po eh. Kasi natatawa pa kami magkaibigan noon. Habang nakikinig ng Deep Truth, nakahiga lang ako sa balikat ng boyfriend ko. Habang nag-drive siya. Samantalang yung tatlong mga kaibigan ko na nasa likod, may kanya-kanya ginagawa. Sobrang excited ako sa bakasyon na to, mamahayan. Dahil nga, kasama ko ang mga kaibigan ko. At lalo na, si Jake. At mas lalo na, wala nakatingin na mga magulang sa amin. Naiimagine ko lang na nakahiga kami sa buhangin at nakatingin sa langit. At sa mga pituhin hanggang sa makatulog na kami. Umaga na po nang makarating kami sa lugar. Agad kami nag-check-in sa Transient House na pinag-istiyan namin. Dalawang room lang ang nakuha namin. Kaya Yung isa naming kaibigan na mag-isa. Naki-third wheel sa room namin. Saglit lang kami sa loob. Naglapag lang kami ng gamit at umabas na para mag-breakfast. Nag-ikot-ikot kami sa beach. Picture dito, picture dyan. At bandang hapon, nang makaramdam si Jake ng pagod, kaya nagpasya siyang bumalik sa kwarto para magpahinga. Napagod din kasi siya sa pagmamaneho, kaya umidlip siya sa saglit. Sinamahan ko na rin siya. Humiga po kami sa kama. Magkayakap. At dinadama lang ang init ng isa't isa. Thank you.
Nag-uusap lang kami. Masaya, masaya na magkasama kami dalawa. Walang mainit na tingin mula sa magulang namin. Hanggang sa maramdaman na namin yung init namin sa isa't isa. Sinimulan na niya akong halikan. Una, light lang. Hanggang sa naging matindi yung paghalik niya. At naramdaman ko rin yung kamay niya na gumagapang sa likod. Punta ang mga kamay niya sa balikat ko. At nararamdaman kong malapit na sa mga buging ko. Mama ay at dati ko, gusto ko rin po itong ginagawa namin. Wala namang mali. Ayoko na rin sana magpigil nang biglang may kumatok sa pinto namin. Ano ba yan? Stop naman. Ano? Buksan ka ba? Sige na nga. Sige, buksan ko na. At naputol yung nagiginit namin paghahalikan mo, Jake. Umayos ako at tumayo samantalang siya ay tumaginip at akmang nagtulog-tulugan. Pumunta ako sa pinto at binuksan yung kaibigan ko pala. May kukunin daw na gamit. Oo, Mama Ay at Talido. Medyo nakakainis ko. Kasi naputol yung momentum eh. Medyo matagal pa bago lumabas yung kaibigan ko. Kasi nakipagkwentuhan pa na demonyo ito. Ay, you know what? You go ahead. I'll go and say na kaya, ha? Hanggang sa nakatulog na lang si Jake. At sumunod na gabi, pagkatapos namin kumain ng dinner, ay napag-isipan namin mag-bonfire. Lalo pong sumarap ang kwentuhan dahil sa inuman din. Daddy Dong at Mama Ay. Dahil hindi naman po ako malakas uminom, ay medyo nalalasing na rin ako habang si Jake naman ay hinay-hinay lang para umalalay sa akin. Yung dalawa po naming kaibigan na magjowa ay lasing na. Sigaw ng sigaw at nagsimula nang pumunta sa dagat kahit madilim para maligo. Habang kami at yung isa naming kaibigan ay nakaupo lang sa buhanginan. Nagkwakwentuhan.
hindi namin namamalayan na tumatagay at tumatagay pa kami. At nadadagdagan yung ilaw. Biglang nagpaalam na lang yung kaibigan ko para bumalik saglit at mag-CR. Nararamdaman ko na po yung tama ng alak sa ulo ko. Kaya naman naisipan kong ayahin si Jake na maglakad-lakad. Hindi ko alam kung gaano kalayo yung nalakad namin, pero tila napunta na kami sa malayo dahil wala nang tao doon. Tumigil ako at umupo. Hinila ko si Jake para umupo siya. Hanggang sa natumba kaming dalawa at nahiga sa buha. Parang pelikula lang. At dito ko na po siya sinimulang halikan. Opo, ako po ang unang humalik sa kanya. Marahil dala na rin po ito ng alak. Ang init ng mga labi niya. At pati na rin ang katawan niya. Mahigpit yung pagkakabigkis ng katawan namin sa isa-isa. Hanggang sa naisip ko na maligo na rin kami. At sa hindi ko rin alam na dahilan, ako pa ang nag-udyok. Natanggalin namin ang lahat ng suot namin para maligo sa dagat. Dahil madilim naman at walang tao doon, ay ginawa na namin. Nauna na akong naghubad. Lahat po ay hinubad ko. At tumakbo papunta sa dagat. Sarap pala maligo dito. Alamig. Hubarin mo na yan. Kanina ko ba naubad? Sexy mo talaga. Abulin mo ako. Abulin mo ako. Hintayin mo ako. Ano ba? Abulin mo ako. Ano ba? Ayun, mamabasa na ako. Abulin mo ako. O, dyan. Ano ba? Dito tayo. Dito tayo. Dali. Malamig at madilim. Ilang saglit pa ay lumapit na rin si Jake sa akin. Niyakap ako. Kahit na malamig yung tubig, nararamdaman ko yung init ng katawan niya sa katawan. Hinawakan niya ako sa ulo at hinalikan ng hinalikan. Ang sarap sa feeling ng mga panahon na yun, mga ay at taninan. Matagal po namin ginawa yun. Habang hinahalikan niya ako ay hinahawakan niya rin ako sa iba't ibang parte ng katawan ko.
sa puwet malungkot at sa bugin ko. Medyo nilamig na ako kaya inaya ko na siyang umahon. Pagbalik namin sa buhanginan ay hindi pa kami natapos. Nahiga kami at itinuloy ang paghahalikan. At alam ko na, na sa panahong iyon, ay may mangyayari na sa aming dalawa. Inihiga niya ako at nakapatong na siya sa akin. Pinititigan niya ako sa mata ng malalim. Hanggang sa naramdaman ko yung etensiwa niya sa baba ko. Kaya po hinayaan ko na siyang ipasok ito sa peklabo. Ano sabi? Hinayaan ko na po siyang ipasok ang kanyang etensiwa sa peklabo ko. Renewal, pinasa. Blood up, tinira at sinalagsak. 3 points! Agad-agad. Pinasal niya na nga ito. Dahan-dahan lang siya sa akin. Tila takot akong masaktan. Pero, parang nakalutang ako sa tubig ng ginagawa niya iyon. Masakit sa una. Punit? Ano ba? Pero, ang sarap pala habang tumatagal. Nagahalika na kami habang ginagawa niya ito. Hanggang sa maramdaman niyang magpa-fire exit na siya. Inilabas na niya at muli na lang niya akong hinalikan. Ganun lang po. Ganun lang. Nahiga na si Jake sa tabi ko at pareho lang kaming nakatingin sa langit. Masaya. At nakangiti sa nangyari. Niyakap niya ako at ilang minuto pa, naisipan na rin po namin bumalik. Wala pong nakaalam sa mga kaibigan namin. At hindi rin naman namin sinabi. Pero, yung isa kong kaibigan na Becky, parang may idea na. Dahil panay ang tukso sa amin. Grabe, Daddy Dong at Mama. Hindi po ako makapaniwala na may nangyari na sa amin ni Jake. Kasi, agad kong naisip ang pamilya ko at yung tiwala na binigay nila sa amin. Tama yun. Pero, hindi ko naman pinagsisisihan kung anuman ang nangyari sa amin ni Jake. Tama din yun. Ano ba talaga? Ano ba? Naniniwala pa rin ako na pagkatapos nito ay mas mamahalin pa namin ang isa't isa. At alam kong kahit first time na may nangyari sa amin, ay hindi yun masusukat sa kung anong relasyon ang meron kami. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento.
tungkol sa amin na big charger. Salamat po at pinagbigyan niyo akong maikwento sa inyo, Daddy Dong at Mama Ai, ang Big Truth Story. Hanggang sa muli, salamat po. Nagmamahal. Heart. Ninety-3.9.